Hello guys, what's up? I'm back. Share ko lang din yung yung nalalaman ko sa mga skill ng Arbalest. Tapos sa susunod ng video na yung ibang class ng Merfor. So start tayo dito. Magbasa-basa din tayo mga kaibigan. Ayan, doon tayo mag-usap sa guys. Yung focus natin dito, yung awakening, yung tier 5, mga level 60 yata or mga 55 na mga player, baka mga may mga level 5 na or tier 5 na skill yung mga awakening. Tulad nito, awakening may mga add skill na sila, so para parang alam nyo na din yung blindness, di ba? Yung sa Arbalest, yung biglang iitim yung paningin mo. Ito hindi porket malaki yung debilitation success nyo, tapos yung kalaban meron ding debilitation resist, automatic magsasucceed yung sa yung blindness, di ba? So para ma-activate yung blindness ng isang skill, tong flash arrow, so need mo mag-stack ng darkness before ma-trigger tong blindness for 2 seconds. So it depends kasi sa stack. So awakening pa lang tayo, tier 5, so dapat ibabato mo sa skill mo nauna para mag-stack itong Venom Shell, dahil ito nagmamark tapos may darkness na 8 seconds and max nila ay 3 stack. So kung bibilangin mo, pagtapon mo nito, so may percentage ka nang mag-trigger yung darkness mo dahil may 1 stack ka, so 40%. So may chance kang mag-blind plus yung debilitation success mo pa. So talagang papasok. Nasa sayo na yung combo mo. Pag nakita mong biglang na blind, nasa sayo kung mag-heavy heavenly bow ka. Wala naman tong add-ons pag ito. Okay lang din, dalawang beses ka magbato ng skill. Ayan, or yung awakening niya kasi, pag naka-stun yung kalaban, sabihin natin malaki yung stun mo, tapos malaki din yung debilitation success. So pagka-stun ng kalaban, walang stun to, di ba? Walang stun to. So sayang yung isang additional damage buff sa skill mo. So mas mabuti para sa akin, babato ng ito. Pagbato mo nito, sunod mo tong flash arrow, tapos ito depende sa iyo paglalaban or pagka-blind, magko-clock or basta nasa sayo na yung combo. Basta sa akin kasi, di ako masyadong nagbibitaw dito. Yung ginagawa ko, ito yung combo kasi. Ito, pag malayong kalaban, tapon ko to tong poison, tapos tong minus armor, tapos pag sumipa di ako na stun, or pwede ko namang i-clock para mag-change target siya. Ito 8 seconds pa yung darkness nito tapos pagkatapon nito mabablind siguro. Tapos paglipat doon, pwede ko itapon yung itapon tong heavenly bow, tapos sipa kung tatapon din siya ng heavenly bow, so nag-miss yung heavenly bow niya. Tapos pag na-stun siya, may additional damage yung pangalawang bash attack na skill. So depende talaga sa situation ng PvP nyo or duel, pabilisan din ng combo. So,
Tapos, dun na sa mga epic, guys. Diba dalawa lang yung ano natin? Dalawa yung may darkness. Ay, isa pa lang sa awakening. Sa tier 8 yata, ito pa din. Ganun pa din yung combo. Kaso maiiba na pag tier 8 na lahat ng skill mo. Or may na tier 8 ka na sa tatlong to. Ito, or ito, or ito. Pag ito, na tier 8 na to, guys. Ang nakaganda dito pag tier 8 na, may 50% chance na mag-stack siya ulit ng ano. Pagkatapon mo, one stack of darkness, di ba? So, chance pa na mag-stack pa ng pangalawang darkness. So, 2% two stacks ka na. Tapos, tapon mo to sa tier 8 din. Ito, may darkness na din to. So, 3 stack. So, 70%. So, mabablend yung kalaban. 70% yan, boys. 70% sa tier 8. Dahil may 3 stack ka eh. Kung magti-3 stack, pag bumigay ito ng isang add na stack ng darkness. Tapos, ito, yung isusunod mong skill. Dahil sa tier 8, magsa-silent siya. So, 40% lang siya mag-trigger ng ano silence for 4 seconds. So, na-blind siya. Pagkagising ng 2 seconds niya, tapos binato mo to, tapos nag-success yung ano, yung darkness ulit. So, silent siya ng another 4 seconds. Sa 4 seconds, yung nababato mong skill, 4 or 3. So, heavenly bow, tapos yung isa, ito. Or heavenly bow, sipa, tapos ito para may stun. Yan tong, ito yung mas maganda, guys. Sa tier 8. At sa next video na lang yung ano, sa Lancer. Ito, madami din tong ano, pang mga combo-combo or activation tulad ng Arbalest, tulad ng Blindness, ganyan. So, peace out!